Hello mga kaibigan at welcome dito sa ating channel na kung saan ay pag-uusapan natin ang buhay ng isang hero sa sikat na laro na Mobile Legends. Pag-uusapan natin ngayon ang naging buhay ni Balmond at kung bakit nga ba siya naging isang kalaban. Pero bago tayo magpatuloy sa kwento ng naging buhay ni Balmond, ay kung bago ka pa lang dito sa channel ko ay kung maaari ay pakiclick yung subscribe button at pakihit na rin yung notification bell bilang pagsuporta na rin sa channel ko at para maging updated ka kapag meron tayong mga bagong videos. So tara, magsimula na tayo. Sa Land of Dawn, mula sa Enchanted Forest hanggang sa Shadow Abyss, ginamit ng mga Blood Demon ang kanilang makapangyarihang dugo at matinding katalinuhan para magawang maalipin ang mga orcs. Dahil napansin nila na kakaiba ang taglay na lakas ng mga orcs. Para sa mga Blood Demons, ang mga orcs ay mga tagapaglingkod lamang o alipin. Tungkulin ng mga orcs ang pag-hunting ng mga moon elves dahil ito ang paboritong espesyal na pagkain ni Alice na kanilang panginoon na sinusunod. Sobrang nagdusa ang mga orcs sa loob ng 30 years nilang pagiging alipin at ang kanilang mga ninuno ay umaasa na sana ay makalaya na sila sa pagkakaalipin sa kamay ng mga Blood Demons. Kaya nag-usap-usap ang mga orcs at nagplano sila ng isang rebelyon laban sa mga Blood Demons. Pero sa kasamaang palad ay sila ay nabigo at marami sa kanila ang namatay. At isa na nga sa namatay sa rebelyon ay ang ina ni Balmond. Namatay ito nung ipinapanganak niya si Balmond. Kaya lumaki si Balmond sa piling ng kanyang ama na pinuno ng kanilang angkan. Ang mga hindi pangkaraniwang pangyayari sa kanyang pagkabata ang nagdulot sa kanya para lumaking marahas at may pagmamahal sa pakikipaglaban. Nakamit niya ang mga tagumpay sa lahat ng kanyang pakikipaglaban sa mga moon elves at mga tao. At marami sa mga orcs ang umaasa na may pagpapatuloy ni Balmond ang nasimulan ng kanyang ama at mapamumunuan ang buong hukbo ng mga orcs para makamit ang inaasam nilang kalayaan sa kamay ng mga Blood Demons. Mas lalong lumakas si Balmond sa bawat labanan ng kanyang napagtatagumpayan. Hanggang si Balmond na nga ang itinuturing na pinakamalakas na mandirigma sa angkan ng mga orcs. At makalipas ang ilang taon, noong ang kanyang ama ay matanda na at malapit ng mamatay, inamin ng kanyang ama ang tungkol sa nakakaawang pagkamatay ng kanyang ina sa kamay ng mga Blood Demons. Nung nalaman yun ni Balmond ay sobra siyang nagalit at mas naging determinado siyang palayain sa pagkakaalipin ang lahat ng orcs sa kamay ng mga Blood Demons. At isang gabi ay pinamunuan ni Balmond ang isang paglusob sa pinakakampo ng mga Blood Demons. Umaasa siya na matalo niya ang leader ng mga Blood Demons na si Alice para maputol na ang pagkakaalipin ng kanyang buong angkan. Pero pinatunayan ng mga Blood Demons na sila ay mas malalakas kesa sa mga orcs. Pero sobrang desperado na si Balmond na matalo ang mga Blood Demons para mapalaya ang kanyang buong angkan. Kaya naisip niyang kagatin yung isa sa mga Blood Demons at sinimulan niyang sipsipin ang dugo nito. At ginaya naman siya ng kanyang mga kapwang orc na nakikipaglaban. At sa paraan nga na iyon ay nagkaroon sila ng espesyal na lakas. Pinagpapatay ni Balmond ang lahat ng Blood Demons na humarang sa kanyang harapan. Gamit-gamit ang kanyang axe na punong-puno na ng dugo. Alam ni Alice na si Balmond ay hindi na isang normal na orc, kundi isa na siyang hybrid ng Blood Demon at orc na tatawaging Blood Axe Orc. At nung kaharap na ni Balmond si Alice, ay itinaas niya ang kanyang axe bilang paghahanda. Nasa akto ng tumatakbo si Balmond palapit kay Alice. Pero hindi nagpakita ng kahit na anong takot si Alice. Handa na si Balmond para biyakin ang ulo at katawan ni Alice gamit-gamit ang kanyang axe. Pero biglaan na lamang itong huminto. Malapit na sana dumampi yung axe sa ulo ni Alice. Isang misteryong kapangyarihan ang nagpahinto kay Balmond.
At noong mga sandaling iyon ay nadiskubre ni Balmond na ang pagsipsip pala ng dugo ng isang blood demon o pagkuha ng kapangyarihan nito ay siyang naging dahilan para mapasailalim ang kanyang katawan sa kontrol ni Alice. Sobrang nakakalungkot kasi konti na lang sana at tuluyan niya nang mapapalaya ang kanyang buong angkan sa pagkakaalipin. Pero ang kanilang kalayaan na inaasam ay muling itinanggi. Hanggang sa ngayon, ang mga pangyayaring iyon ay mabigat pa rin sa puso ni Balmond. Dahil kahit kailan ay hindi niya ginustong maging isang orc mutant na habang buhay na ang magiging sunod-sunuran at magiging alipin ni Alice. At si Balmond ay parang naging isang sunod-sunurang puppet sa lahat ng gustuhin ni Alice. At diyan nagtatapos ang malungkot na naging buhay ni Balmond. Kaibigan, kung nagustuhan mo tong video to ay huwag mong kalimutang i-click yung like at subscribe button. Pero bago ko tuloy yung tapusin ang video to ay nais kong magpasalamat sa mga taong patuloy na sumusuporta sa channel ko. Salamat sa panonood kaibigan, hanggang sa muli nating kwentuhan at paalam.